Hello, what's up, guys? Welcome back to Good Broke Production. I'm here, your boy Plan Motif, giving you guys another video reaction video. And this time, we're gonna talk about Cons XD Wakal XJ Flava. Sige, subukan mo. I-like muna natin tong video na to. Nag-premiere siya na October 13. Now it's 15, 2 days ago. Ako ay puro tulog lang dahil masama ang aking pakiramdam, ang aking loob, at ang aking puso. Dahil umuwi na ako. Ganun pa man, gawin natin to, guys. Pero bago ang lahat, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin. Mag-comment kayo kung ano mga nararamdaman natin sa loobin ninyo. At mag-stay tuned kayo sa ano natin, sa channel natin palagi. Abangan ninyo, guys, palagi na meron tayong i-react. Tuloy-tuloy tayo ngayon. By this week, magiging busy lang ako ng konti. Pero tuloy-tuloy tayo. Wala namang problema dun eh. Ganun pa man, bago ang lahat, maraming salamat sa mga nandito pa rin. Bigay ko lang yung pedigree ko. I'm a music producer here in California. I'm an audio engineer and at the same time master hypnotherapist. I'm an NLP master practitioner. Kagigising ko lang alas 2 ng madaling araw. May jet lag pa rin tayo. Kumbaga, kung dumating kasi ako kahapon lang eh. Diba? Kahapon ng gabi. Tapos wala akong tulog ng buong madaling araw. Tapos natulog lang ako kanina. Nagising ako ng 9. So, 1.5 days pa lang ang nating na ipapamalagi sa Amerika. Gawin na natin to, guys. Cons XD Wakal XJ Flava. Let's get it. Tapusin niyo yung video, guys. Let's go. Kape. Aha. Wow. Mabuhay pinipina sa akin ang mga sikit. Tutang kinalukani sila, di ako pipikit. Puta Pilipinas, ginawang puta. Puta Pilipino, ginawang tuta. Sakit, diba? Alipin sa sariling bayan. Hanggang mamatay, hanggang mamatay, makamit ang kalayaan. Pero bago ang lahat, tuloy kayo sa purgatorio. Ito na, hahain ko galing laboratorio. Bilog ang ulo sa akin ng mga utu-utu. Natuwasak ang utak pang iniwan ko lutong-luto. Pinaikot sa kalsada kasama si Makapili. Woo! Sa tuwing nagigipit, kumakate mga daliri. Masyado mabigat yung ano niya, ang ano rito, ang bagsakan at saka yung ano. Yung litanya at mensahe, napakabigat na ito sa pull tayong lahat dito. Kasi facts tong sinasabi ni ano eh. Si J. Flea ba yata ito nagsasalita rito o si Cons? J. Flea ba yata nauna? J. Flea ba? Cons tapos Tiwakal. So si J. Flea ba yata ito? Masyado mabigat yung mga binibitawan niya mga salita dito dahil puro facts yun eh. We can't deny the facts na palaging ganun. May mga ganun talaga. Na ang Pilipinas din sa pagkakaila, tuta tayo. Puta lang. Puta nga ang sabi, di ba? Kasi ang Pilipinas, napakataas ng standard na akala mo napakayamang bansa kung makapag-ask na kung ano-anong mga requirements na kailangan graduate ka ng ganito. Dito guys, hindi importante masyado yung degree. Kailangan dito apprenticeship. You know, kayang talunin ng taong nagtatrabaho for 4 years yung bagay na to sa isang tao na nakatapos. Kasi yung tinapos mo, school lang yun eh. Papel lang ang hawak mo. Dito, hands-on to eh. Kaya kahit anong gawin mo, I mean, kayang tumapat yung tao na malaki ang experience. Kasi hindi sila tatanggap ng tao na walang experience eh. Yan yung pinakabagay na hindi naiintindihan ng iba. Dito sa Amerika, ganun. Kaya dito, kahit gaano kadumi, kahit ano pang trabaho mo, hindi nila yung tinitingnan. Sa Amerika, hindi. Kahit trabaho mo, retail lang, dyan lang, o kaya trabaho mo, janitorial lang, hindi yung tinitingnan dito, guys eh. Pare-parehas yan dito. Mapatrabaho mo, janitorial o doktor ka, pare-parehas yun. Kasi sa doktor dito, ang nagbabayad, gobyerno eh. Insurance. Diba? Eh kung janitor ka, pero ikaw naman yung mismong ano mo. Kasi ang mga janitor dito, guys, ano, sarili nilang business yun. Business nila yun, may ari sila ng sarili nilang business. Kumbaga sila yung nagpapasahod sa sarili nila. Paano mo ako huhusgahan kung doktor ka, janitor ako, ay sarili kong business to. Business mo yun eh. Diba? Ako, paano mo ako huhusgahan kung therapist ako, sarili kong business to eh. Diba? O nagtatrabaho ka, lawyer ka nga, pero ang nagpapasahod sa'yo, kliyente mo. Hindi mo yun, business mo yung sarili mo. Lawyer ka, may pangalan ka. Ganon din ako, therapist ako. Ganon yun.
Diba? Kaya kahit dito, kahit ano, kahit tagatrabaho ka lang sa restaurant, buzzer ka lang. Yung buzzer, yung tagalinis ng mga pinagkainan, tapos tatanggalin mo yung mga kinainan nila, hugasan. May buzzer, merong waitress, merong hostess. Yung host naman, yung hostess, yung sa harap ng ano. Dito lahat, guys, ano, walang ano rito, walang arte. Hindi nila tinitingnan kung anong label. Ang mahalaga dito, pag nakita nila na may work ka, okay ka sa kanila. Do you have any job? Do you have any work? Yun lang. Yeah. Hindi mo na kailangan pagandahin pa yung pangalan ng, dyan lang naman sa Pilipinas yun eh. Binabago yung pangalan ng trabaho mo, janitorial ka, I'm fucking, you know, environmental service man. Fuck that shit. Pag sinabi mo janitor ka lang. Sabi mo janitor lang ako. You know? Doktor lang ako, ganun. Hindi sila maarte dito, kahit anong trabaho meron ka, okay sila. Ang mahalaga may ganito ka, may pera ka. Kasi hindi mo mapapulot ang pera dito eh. Ang tao dito, bawal lang isa lang trabaho, dapat dalawa, tatlo, ganun. Kaya ganun. Diyan, alipin tayo sa sarili nating bansa. Mga amo ninyo, ano, Indian. Kung hindi Indian, Chinese. Yun, facts talaga yun. Kaya, minsan ang yabang ng mga Pilipino, pero tingnan mo kung sino yung ano nila, mga amo nila. Hindi ninyo kayang mag-business ng sarili. Kasi hirap nga tayo. Yung value ng pera natin hindi pa ganun kataas. And hopefully, sooner or later, mag-business kayo guys. Please, makinig kayo sa akin. Mag-business kayo. Paano ba mag-start ng business? Huwag niyong isipin palagi na 0 to 100 makamit ninyo. Hindi, 0 to 5 muna. 0 to 5, paano ka makakarating sa 5? You know, may 500 ka, paano magagawing 1,000 yung 500 mo? Yung 1,000 mo, paano magagawing 2,000 yung 1,000 mo? Yung 2,000 mo, paano magagawing 3,000 yung 2,000 mo? Ganun lang palagi. Huwag kayo maghangad na from 1,000 maka 1 million kayo agad. Hindi mangyayari yung ganun. Step by step palagi. Tuloy natin guys. Pinasabi ng mga sige, putang kinalukan, sila di ako pipigil. Puta Pilipinas, ginawang puta. Puta Pilipino, ginawang puta. Wow. Masakit, diba? Ang ganda ng pagkakagawa niya dun, yung wordplay niya dun. Mahusay. Alipin sa sariling bayan, hanggang mamatay, makamit ang kalayaan. Pero bago ang lahat, tuloy kayo sa purgatorio. Ito na, hahain po galing laboratorio. Binog ang ulo sa akin ng mga utu-utu. Natuwas lang ang utak pag iniwas ko lutong-luto. Pinaikot sa kalsada kasama si Makapili. Sa tuwing nagigipit, kumakate mga daliri. Bigat na no, sa tuwing magigipit, kumakati mga daliri. Wow. Pag nagigipit na siya, kumakati yung daliri niya, nagtututuro na siya kung sino yung gusto niyong ano. Maalala pa ka lang, makalimutan na ako'y napamasid sa mga ilis ko. At galawan ko, gusto magkahiyaan, pagpapagkakahiyaan. Hindi ako laging buka, sige, subukan yung tawag na. Hindi niya ako'y laging bukas sa akin. Tawagan din ako. Si Wakay. Kasi konsyon yung umpisa. Woo! Woo! Damn! Pang-club na to, putang ayun. Ito yung mga tugtugan na parang pang-club din eh. Parang mapapahype ka sa club. Magagamit to sa club eh. DIY, ibig sabihin, do it yourself. Gago. Masyado. Kamatay. DIY. Damn! Parang ginagawa nila rito, parang nabibigay sila ng warning signs na parang
Sige, subukan ninyo. Huwag nyo akong banggitin. Binabalaan ko na kayo. Itong panahon na to, itong era na to, masyadong maluwag ang panahon. Mga tao nagkakasaltik. Iwasan ninyo magbanggit-banggit, magsalita. Mandamay-damay ng mga tao. Especially sa ngayong issue na lumalabas. Iwasan ninyo magbanggit, magsabi, mandamay. Dahil once na ginawa ninyo yan, nakakaharap nyo ako. Sabi niya. Very modernic yung pagkaagawa ng musika na to kasi mga tugtog na kasi bawat tugtog dito sa Amerika may kanya-kanyang sublet eh parang parang may punk rock dito, mga punk rockers nandito. Yung mga the dubstep dito, meron talagang lugar para sa amin. Bawat rito guys, bawat musika, meron yung kaming kanya-kanyang designated area. You know, hip-hoppers dito talaga, yung mga Latino-American, reggaeton dito talaga, may designated kami. Yung ganyang klase ng music, meron nakatalagang area para dyan. Woop! Woop! Pan TikTok din to eh. Yeah. Ang laki lang, manapakalawak, very bold, diverse ng pagkakasabi niya, respeto o galit, gigirpuhan ka, pare. Kasi parang sinabi na, nire-respeto kita kaya sasabay ako sa'yo. Gangster ka, gangster ako, dahil nire-respeto sa'yo bilang gangster, may pagpatayin ako sa'yo, kumbaga hindi kita uurungan. Pagalit man o respeto, sasaksakin kita. Kasi nire-respeto kita, kung hindi kita pinalagan, hindi respeto yun. Kasi nga, as a gangster, kailangan mong sumabay. Bakit? Kasi nga, kailangan mo sumabay, gangster ka eh. Di ba? Yun yung street code eh. Di ba? Eh, street code yun, you know? Irespeto mo yung kalaban mo, hindi yung putya, paglaban ka, wala kayong mga dala. Manood kayo ng Legend. Yung Legend, kay, sa Netflix meron. Tapos, kung gangster ka, sumabay ka ng tama, hindi yung ipapahiya mo yung kaaway mo. Ay, pagsaksakan ka, ang dala mo, hollow blocks. Diba? Saksakan kayo, ay, pag-ano kayo, yung ganun. Diba? Tuloy natin. Minsan kasi may mga tao na na-hype lang eh. Gusto mo pagsaksakan, gusto magpasikat sa mga tao, hindi. Pag gusto nyo magsaksakan kayo, pili kayo ng oras, pili kayo ng araw, hindi yung harap-harapan sa maraming tao na kayo kasi ang tawag doon, imaginary display of dominance eh. Pinapakita nyo sa tao na binibigyan nyo sila ng imagination na kayo pinakasiga. Ang siga, guys, hindi dinidisplay yun. Pag kailangan, sa amin, sa Nabutas, may mga siga dun talaga eh. Pag mayroong problema, tinatawag talaga, tawagin mo si gano'n. Kasi may trouble, yun talaga, may tinatawag talaga doon. At doon kasi old school pa rin ang style. Kahit sa amin sa San Juan, sa Corazon, gano'n din eh. May siga pa din. Pero siyempre, wala na. Old school namin yun. Hindi ko alam sa mga makabagong taon, makabagong tao, mga Gen Z, hindi ko alam kung na-experience nyo. Walang ganun na sa panahon ngayon. Dati sa amin, 90s, may ganun. May tinatawag talaga, may siga talaga sa bawat lugar. Pag may trouble, may gulo, tinatawag yung tao na yun para pakalmahin yung sitwasyon. Kasi hindi nila kailangan patunayan yung sarili nila kasi may napatunayan na sila dati pa. Yan, tuloy natin. Masip! Magdalawan! Woo!
Nakakabuhay ng dugo yung mga ganito mga music eh. Ito yung mga klase ng musika na hindi pa arok o abot ng pandinig ng mga tao sa atin sa Pilipinas. Kasi hindi pa, kasi kung talagang listeners ka ng music, talaga na ikinig ka ng iba't ibang musika. Ito, nasa playlist ko na agad to. Pang gym, pang workout, pang gala, pang ano. Pag gusto kong nasa mood ako na parang gusto kong magwala, parang shit, you know, fuck that. Ito yung mga musika kailangan hanapin mo kasi ito yung nagbibigay ng spirit eh. Yung spirit, yung ang hirap i-explain eh, parang sanib na parang shit, you know, parang pag gusto mong nasa mood ka, gusto mo na parang seryoso ka, gusto mong parang lumabas yung enerhiya mo, yung energy mo, kailangan mo na maganito mga musika, you know? Kasi meron silang iniiwan ditong dead part kung saan pwede ka talagang magano eh, mag kuhain yung energy na yun, parang namnamin mo lang yung energy. Kasi dito guys, meron tinatawag na mga trans yung ganyan yung klase ng natatrans ka. Pag sinabi natin trans, yung parang nag-elevate yung nag-uplift yung idea, yung mentality mo to a different dimension, parang ganoon. Parang nag-iiba yung ano mo, yung panlasa ng pag-iisip mo. Parang shit, parang ito na nagwawala ka na, parang hanggang mga ganun. Ang hirap i-explain guys eh. Tuloy natin. Medyo hindi lang ako kasi, ano, believe kasi medyo pagka-satanistic tong, ano, Tiwakal. Kasi alam ko si Tiwakal, religious to eh. Contradicting. Religious to si Tiwakal, alam ko eh. Base sa, yung demeanor niya. Pag sinabi natin demeanor, yung pag-uugali, yung, syempre, lalaki tayo, kailangan natin maging dominance, mag-exert ng dominance, exert ng manliness natin. Hindi naman yun mawawala sa pheromones natin. Pero, meron pa rin demeanor na parang, meron tayong pag-uugali o mga action o behavior na napigil. Dahil nga, sinasalamin nito yung moral code natin. Yung moral code natin, nakabase yun sa paniniwala natin. Ano ba yung paniniwala natin? Nakikita natin dito. Kaya, medyo mababasa mo rin yung mga ganun kasi ng bagay. Ganun pa man, napakaganda ng musika na to. Sa akin, trip ko to kasi ito yung mga tugtugan namin eh, kasi marami kami tugtog dito. Siyempre, nakikinig ka, kailangan kong makinig dahil producer ako dito, kailangan kong gumawa ng ganyan. Ganun pa man, natripan ko siya. Bigyan ko siya ng 10. Ayos yung sakto yung pagkakarecord din. At saka, maganda yung pagkakagawa ng video, yung lyric video. Ang ano, maganda to pag ano, pag meron pa tong music video sa totoo lang. Kasi, pwede tong lagyan ng story kasi. Story, kumbaga may tumatakot, sinahabol sila. Parang ganun. Tapos yung humahabol sa kanila, parang si The Friday the 13th. Sino ba yun? Kasi yun yung nabivisualize ko eh. Kumbaga, yung tumatakbo na pila na Chinese, o Korea, o Filipino na makapili, tapos sinahabol siya, hindi siya makawala. Oh. Hanggang sa maabutan siya. Bam! Tapos pumunta siya, kung nga tumatakbo siya, di ba, hinahabol siya, tapos duguan siya. Naglalakad yung isang taon na yun. Tapos parang naabutan siya, tapos nakita siya ng telephone booth, tapos tumatawag siya, tapos pagka-dial niya ng telepono, kahit anong number na i-dial niya, biglang maririnig niya yung tawa ni Tiwakal, no? Hindi crazy siya. Tapos makikita niya na, sa likod niya na, yun na, tapos na yung video. Parang ganun. Parang ganun. Ganun na kasi yung konsepto ng mga inaisip ko mga music videos sa mga ganito. Nakakatawa yun. Parang naglalaro yung utak ko sa mga ganitong klase ng bagay. Ganun pa man, napakagandang musika, big props, you know. Kasi ito yung mga, gusto ko rin, ang hirap kasi gumawa ng mga powerful na musika na pwede mong gamitin sa mga bagay na gusto mo. Tulad ng mag-gym ka, lalabas ka, magpa-bike ka, dirt bike, mga ganun. O kaya tamang driving, chill driving ka, tapos parang gusto mo lang sapian ng kung ano na makagaguhan, mga ganun. Yung mga ganitong klase ng musika, mga kailangan mong pakinggan. Kasi, bagong panlasa, bagong taste, bagong idea, and at the same time, makapag-spark na panibagong thoughts, you know, pananaw, you know, bagong fresh, you know. Ngayon, kagigising ko lang, fresh na agad, parang na-energetic na ako, parang gusto ko na agad gumawa ng musika, parang ganun, you know. Ganun pa man guys, maraming salamat guys, huwag nyo kalimutan mag-subscribe again, you know, i-like yung video, i-share, mag-comment na rin kayo guys kung nagustuhan ninyo. Tuloy-tuloy tayo ngayon, buong araw tayo, kasi alas 2 pa lang ng madaling araw, 2:23 ng umaga,
2:23 AM ng umaga, October 15, 2022. After nito, gawa tayo ulit. Tuloy-tuloy na yun hanggang alas 6 ng umaga. Yun. Tapos, mabandang alas 7 siguro, alas 8 alis ako, punta ako sa tsahin ko. Ganun pa man, abangan ninyo lahat ng mga susunod na mga reaction natin. Tuloy-tuloy ito, guys. Ingat kang lahat dyan. Galingan nyo sa lahat ng bagay na gusto nyo gawin sa buhay ninyo, sa pamilya ninyo, mga kaibigan ninyo, mga tao na kapaligid sa inyo, tigit sa lahat. Mag-asal kayo palagi. Plan motive nga pala na Goldberg Pro. Peace.